isa nga po sa malaki ang inimprove sa roster ng Lakers ay ang batang guard ng team na si Austin Reeves, dahil last season nag-average lang ito ng 7.3 points, 3.2 rebounds at 1.8 assists per game, shooting 45% sa field at 31% naman sa 3-point area. Pero ngayong season, tumaas nga po mga numero nito at nag-average na ng 12 points, 3 rebounds at 2.9 assists per game, shooting 51% sa field at 38% naman sa 3-point area. Isa nga rin po siya sa consistent performer ng Lakers sa mga nakaraang games nila, averaging 19 points, 3.5 rebounds at 5.5 assists sa kanilang last 8 games. At siya ang malaking dahilan ng kanilang pagkakapanalo kahapon kontra sa Orlando Magic na umiscore ng career high 35.6 rebounds at 6 assists. At dahil sa magandang ipinapakita ngayon ni Reeves ayon sa report ni Shams Charania, ang maximum na kayang ibigay daw ng Lakers kay Reeves ngayong offseason ay 4 years $50 million dahil sa restricted free agent ito. At kung gusto daw makuha ng ibang NBA team si Reeves, pwede pang mas mataas ang maging offer nila dito. Ngayong season may sahod lang na $1.5 million si Reeves at kung makuha niya ang $50 million contract for 4 years, $12.5 million na ang magiging sahod ni Reeves next season. Ang good news lang para sa mga Lakers fans ay ayon din sa report, mutual daw ang interest ng Lakers at ni Reeves na muling pumirma ito sa Lakers. Kaya naman malaki ang chance na nasa Lakers pa rin si AR-15 next season. Sang-ayon ba kayong kuning muli ng Lakers si Reeves, mga brother? Samantalang Lakers naniniwalang kayang pataubin ng Denver Nuggets at Memphis Grizzlies sa playoffs. Masasabi natin na nag-improve talaga ang roster ng Lakers matapos ang ginawang trade ng team sa trade deadline. May 10 games pa nga pong natitira ang Lakers at dapat halos lahat ng natitirang laro nila ay dapat nilang maipanalo. Currently, nakaupo pa rin sa 10th spot ng West ang Lakers pero dikit-dikit pa rin ang karamihan ng mga team sa West standings, kaya naman every game ay crucial talaga para sa Lakers. Number 1 at number 2 nga po ang Nuggets at Grizzlies. Kaya kung makakapasok sa playoffs ang Lakers at maging number 7 o number 8 sa playoffs ay makakabangga nila ang alinman sa team na nabanggit. Pero ayon sa report ni Chris Sainz, naniniwala daw ang Lakers na kayang-kaya nilang pataubin ang Nuggets o ang Grizzlies sa first round ng playoffs. Huling nagkaharap nga po ang Lakers at Nuggets noong 2020 West Finals kung saan pinorwa ng Lakers ang Denver Nuggets. Need lang ulit nilang mapigilan si Nikola Jokic na siyang nagpapatakbo ng opensa para sa Denver Nuggets. Samantalang isang rocky season naman ang kinakaharap ngayon ng Memphis dahil sa kinasasangkot ang controversies ng kanilang star player na si Ja Morant. Naniniwala ba kayong kayang talunin ng Lakers ang Nuggets at Memphis sa playoffs, mga brother?